You can now listen to DZRJ 810 AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Nakita po yung tool, is bumunod ng baril. Yung mic ko lang nagkardunod ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang tulis na mukhang kapre. On Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isupong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isupong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Isumbong mo kay Tulfo na po. Ako po si Angel Deza, pansamantala pa rin pong hahalili kay Angel Arlene or kay Ma'am Aline Ferrer. Ayun. Ayan. At ako naman po ang bago ninyong kakampi. Well, hindi na po bago dahil araw-araw niyo po halos ako nakikita. Ako po si Bon Tulfo at samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaktakan, public service. At of course, si Kuya Mon ay may phone patch mamaya. Abangan niyo po yan. Yan, paabang-abangan niyo po. At sige, let's start. Ayan, nandito na pala, nasa kabilang linya na si Kuya Mon. Magandang hapon, Kuya Mon. Kuya Mon. Ayun. Ayun. Anyway, partner, ngayon ay araw ng Huwebes, September 24, 2020. Yun nga, partner, nabanggit mo kanina, no? Inaanyayahan natin sila muli sa isang oras ng ating serbisyo publiko, partner, na tinutuka ng mga kababayan natin for almost 30 years. Ayun. By next year, partner, ika-30 taon na ng isumbong mo kay Tulfo. Oo. Sa totoo lang, hindi naman po sa ika nga ni Kuya Mon, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Hindi na po namin mabilang kung ilang pulis na ang napatanggal na natin sa trabaho dahil sa mga katiwalian, ilang OFW repatriation cases, di ba? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po sa atin yan, yung mga kaso na yan. Ayun. Oh, yan. Ito na, nasa kabilang linya na si Kuya Mon. Magandang hapon, Kuya Mon. Desa po. Yes po, Kuya Mon. Yung connection talaga. Ano? Opo, Kuya Mon. Yan talaga ang problema natin ngayon, Kuya Mon. Hirap na hirap kung nakakaan. Sabi nga namin, Kuya Mon, kapiling tayo ng mga kababayan nating mga inapi sa loob ng halos 30 taon, Kuya Mon. Ayun. Okay, nag-start 1991 eh. Apo. Teka muna, Kesa, mag... dalawang po. Nag-i-echo eh. Okay po, sige po, Kuya Mon. Alam, tatawag ako ulit. Ayun. Sige po, magbabalik si Kuya Mon. Partner, pero bago yung partner, basahin ko lang muna ito, no? Magandang hapon daw po sa ating lahat. Ayun yan kay Ramram Niwas. Ayun. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. At kay Marites, magandang hapon din. Yan ang mga masugid natin mga taga-subaybay. Ito yung mga kumbaga sa classroom. Ito yung mga laging present. Laging top one. Ito yung mga nasa harapan. Yan. Very nice. Ayun.
Sige. Eto, magandang-magandang hapon din kay Mr. Borja C. Jerry. Ang sabi niya, magandang hapon sa inyong lahat sa impihilang ito. Magandang hapon rin sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. God bless po sa inyong lahat mula sa Balangka, Isamar. Ayun. Yun yung partner, di ba? Napanood mo kanina dun sa opening natin. Mapapakinggan tayo nationwide and worldwide. Ayun. Kasi hindi lang po tayo mapapakinggan sa radyo, hindi lang mapapanood sa TV, pati sa Facebook live streaming. Ayun. Partner. Ayun. Kaya maraming nakikinig sa atin. Opo. Maraming nakikinig sa atin dahil sa Facebook. Ayun. Opo. Nag-gumagarigal ang mga boses ko rito. Opo. Actually, Kuya Mon, ito ay i-announce ko na rin para mapanood tayo sa Facebook. Pumunta lang po kayo sa search bar, isumbo mo kay Tulfo official page or www.facebook.com/DZRJ810AM. Ayan. Yun. Pati sa YouTube, mahahanap tayo sa Radyo Bandido. I-type nyo lang Radyo Bandido or RJ News PH. Ayan. At hindi pa natatapos yan. Meron po tayong Channel 25 sa Digital TV Plus boxes at Channel 224 para naman sa Sky Cable Channel. Ayan, Kuya Mon. Yes po, Kuya Mon. Yun na nga eh. So, yung garal-gal pa rin. Tangi talaga ang signal, Kuya Mon. Dapat medyo minsan, Kuya Mon, isama na namin dito sa studio. Ayan. May malakas talaga ang diferensya. Eh, hindi naman ako pinapayagan ng kapatid mo na lumabas. Kuya Mon, anong dahilan, Kuya Mon? Dahil po ba yan sa senior COVID? Senior citizen daw. Sabi ko, junior naman ako eh. Junior, senior. At dapat, Kuya Mon, payagan ka na. Hindi ka pa naman po, ano, senior. Kaya nga eh. Sabi ko nga, junior, senior. Batang-bata pa, batang-bata. Oh, para sa yung mga ano, Kuya Mon, para sa mga senior lang 'yan. Oo nga eh, sila senior, ako ayan. Junior pa. Fresh na fresh at batang-bata. Ay, batang-bata ito. Ay, syempre. Yeah. Eh, batiin ko na rin yung nagbabawal sa iyo, Kuya Mon. Babatiin ko na rin si Jem. Tulfo, yan, yan ang nagbabawal eh. Sabi, huwag kang lumabas. Sabi ko paano kung makakapag hindi pala hindi ka pwede lumabas. Ayun. Ang hira lang sabi ko ano ba ito. Ayan. Talo pa ang martial law ah. Pag nag-normalize naman Kuya Mon, okay na yan. Totoo, babalik. Okay na po yan. Eh, pero junior, hindi naman ako senior eh. Millennial ka Kuya Mon. Millennial of course. Pareho lang tayo Kuya Mon. Pare-pareha tayong tatlo. 46 lang naman ako eh. Ayun. Sabi ko na nga ba eh, may discrepancy sa age na ano eh. Born 1946. 1946. Kala ko 46 years old, partner pala ang inibig sabihin. 1946 pala. 1946. Kuya Mon, baka hindi sila maniwala niyan. Ha? Baka hindi sila maniwala ng 1946 kay pinanganak. Eh, kung ayaw nalang maniwala, di 1986. Baka doon maniwala na. Baka doon maniwala pa sila. Anyway, Kuya Mon, partner Bono, ito, mainit-init po na balita, kapapasok lamang po, nirekomenda po ni Pampanga Representative Mikey Arroyo sa COMELEC na ipagpaliban po muna sa 2022 po yung elections natin, Kuya Mon, partner Bon. Pagpaliban? Dahil daw po, marami daw po sa atin ang takot lumabas at siguro marami ang hindi makakaboto dahil nga dito sa pandemyang nararanasan natin. Bukod doon, i-recommenda niya yan. Bukod doon, Kuya Mon, baka daw iniisip kasi nila, baka bumalik ulit, baka dumami uli ang bilang ng may COVID cases. Ano po masasabi niyo, Kuya Mon, dito? Eh, tira ulo yan. Eh, bakit naman na... 2 years pa eh, by this year nagkakaroon na ng discovery yan at the impact di ba marami nang si Trump nagmaasa na before the election November election meron ng available na vaccine para manalo siya. Yes. May nagpapaligtaan kasi na lumabas palabas ng vaccine.
Opo. China, Russia, US, at saka United Kingdom. Opo. Britain, pati nga France. Yeah. Actually, Kuya Mon, ito naman ay parang safety net lang naman. If I understand, kung sakaling mag-worst comes to worst scenario tayo. Kung sakaling tayo bumalik po ang pandemic after may 2 taon pa po tayo, ano? Or less. More or less. Alam mo, mayroon akong nabasang libro. Ano yun, Kuya Mon? A Very Uncanny Thing. Yung libro ni na kinulat ni Sylvia Brown, Days of Darkness. Very prophetic yun, Kuya Mon. It was written in 1986. Yes, nabasa ko rin yun. Sabi niya, kung gaano kabilis ang pagdating ng virus. Opo. Ganon din ka kabilis ang pag-alis. Magpag-alis. Actually, Kuya Mon, Pero sabi niya, babalik in 10 years. In 10 years. Oh, yun lang. So, after nito, babalik after comeback. 10 years. May babalik, comeback siya. Actually, Kuya Mon, yung ano nga, talagang in vivid, very vivid yung sinabi niya na NCOV. Talaga yung sinabi niya talaga. COVID yung magiging... Mayroon yung isang libro naman. May isang libro, ibang libro ito. Wuhan. Wuhan, yes. Nabanggit, Wuhan. Yes. Wuhan 20. Ibig sabihin, galing kasi sa Wuhan yan, di ba? Yes, Wuhan, China. 2020. O, kaya Wuhan 20. Ibang libro naman yon. Hindi kaya ano yan, Kuya Mon, na conspiracy theorist sabihin. Baka sabihin pinlano na. Pinlano. Paano naging conspiracy theory yan? Kinulat yan ilang taon pa. Ilang dekada, no? Yes. Oo. Ang sinasabi maganda nga dyan po, maganda yung prediction kasi. Prediction. Dalawang libro na nag-predict yan. Ang sabi nga Kuya Mo nung mga netizen natin o nung mga kababayan natin, baka naman daw kaya daw nahulaan kasi planted na. Or pinlano na po talaga na ngayong taon ilalabas itong virus na ito. Yan ang tunay na conspiracy theory. Yes. Ano naman kaya ang motive para palabasin ang ganitong klase ng sakit? Aywan ko, alam mo, sabi nila galing daw sa hayo. Yes. Galing sa paniki. Yes. Na kinakain ng mga kumakain yung paniki. Sa Wuhan. Kayo po yun. Galing daw sa... Yes po. Sa laboratorio. Ayun. Dahil nga daw yan, Kuya Mon, doon sa mga kakaibang pagkain dito sa China, Kuya Mon. Kayo, ilang beses na po kayo nakarating sa China, Kuya Mon? Nasaksihan niyo po ba itong ganitong delicacies nila? Hindi pa ako nakapunta dyan sa Wuhan eh. Okay. Mga major cities lang ako. Beijing, Shanghai, yun lang. Ay, nako. Ang mahirap sa atin, hindi kaagad tayo, kaya dumami ang paglaganap. Yes po. Ay dahil hindi maingat, dahil pa nga itong si Secretary Duque. Opo. He could have prevented the entry of Chinese nationals into the country. Ayun. Pero ayaw niya. Ayun. Baka hindi niya masyadong na-foresee, Kuya Mon, yung pagkalat. Siguro, hindi rin ganun kahanda talaga. O kasi nung, if I remember, nagpa-programa pa kami noong February of this year. Yes. Okay pa eh. Alam mo, Bon, yung nag-umpisa yan dyan sa Green Hills eh. Tandaan mo? Yes. Opo, Kuya Mon. No? Nandun pa ka tayo. Sa isang chapel yan, Kuya Mon. Yes. Tama po. Tapos biglang dumabog ay isang... It spread like wildfire, Kuya Mon. Talagang wala na. Hindi na nila napigilan. Opo. Anyway, speaking of China, Kuya Mon, Partner Bon, no? Ito naman, Partner Bon, Kuya Mon, ikinatuwa ng mga kababayan natin yung naging pahayag ni President Duterte dito sa UN General Assembly, kung saan sinabi ni President Duterte na hindi siya payag or hindi siya sang-ayon dun sa ginagawang paglabag ng China sa naging decision nung UNCLOS po para dun sa arbitral ruling po natin. Ayan, Kuya Mon. Meron po kaya tayong laban, Kuya Mon, kung sakali. Ano? Yung?
Yung dun sa ano, dun sa Uniqlo's po, yung dun sa arbitral ruling, dun sa pinag-aawayang West Philippine Sea. Pwede naman, controversial naman yan. Pwede naman pag-usapan naman yan eh. Sa bagay. Wala namang wala namang imposible para mapag-usapan. Yes, Kuya Mon. Tama. Hindi na natin din natin kalaban ng China. Kasama natin yan. In fact, kapag yung trade, pag natuloy ito, ang China magiging biggest trading partner natin. Kasi marami nang gusto pumunta rito. Ako na lang yung sa aking opisina bilang special envoy to China. Marami nang gusto pumunta rito at pakipag-usap. Ayan. Actually, Kuya Mon, ito lang ang mahirap dito, no, partner. Pag tayo ay submissive sa China or sa kahit anumang bansa for that matter, tayo naman ay natatawagan tayo mga tuta. Tuta ng kano, tuta ng insik. Ano po ba talaga, Kuya Mon, ang dapat nating gawin? Hindi naman tayo self-sufficient. Di po ba? Ano po bang... Si Pangulong Digong ay practical lamang. Ayan. Wala tayong may pagmamalaking lakas. Correct. Diba? Anong nga may kasabihan nga, malakas ang loob, mahina ang tuhod. Ayun. Tama diba? Naman. Magaling lang sa salita, pero wala sa gawa. Magaling ka nga, malakas ka ang loob po, pero hindi mo na wala kang kakayahan. Hindi naman natin kaya. Kaya nga. Itong si Pangulong Digong ay very practical yan. Yes. Pag-usapan na lang natin. Oo. Kumbaga wala namang problema ang hindi nalulutas ng usapan. Ganun. Correct. Walang problema na hindi nalulutas sa usapan. Yes. Kompromiso lang. Kailangan lang natin dialogue. At saka itong mga Chinese, mga kaibigan, ay madali pong kausapin yan. Mag-usap ka lang, di ba? Mga Chinese nga dito, di ba? Usap-usap lang. Sabi pa ng Chinese, usap-usap lang. Tsaka let's face it, Kuya Mon, talaga marami talagang Chinese dito. Noon pa man. Even marami before. Na sila. Actually, sila nga na long before the coming of the Spaniard, bago dumating ang Espanyol, we were already trading with China. Tama. Oo, po yan. Diba? Yan. History 101. Yes, at patuloy nga dyan, Kuya Mon, partner Bono, nagkaroon pa ng binondo dito sa Manila, di ba? The kung oldest Chinatown. Yes, Chinatown. Kahit saan ka tumingin, makikita mo kung tindahan, tahanan ng mga Chinese. Nung araw kasi, yung Intramuros, yes. Yun ang fort, di ba? Intramuros. Intramuros, yes. Pinapayagan yung Maynila kasi sa loob ng isang kuta, yung fort. Yung Intramuros niya. Pinapayagan yung mga Chino na mga nagtitinda, may mga paninda, sa Chinese, sa Intramuros, sa loob ng Intramuros. Pero pag gabi na, ay tinataboy na sila. Doon sila na tinatawag na Sanglig. Opo. Ayan, yung binondo nung araw, panahon pa ng Katsila. Yun pala yun. Anyway, Kuya Mon, may mga natuwa man dyan sa naging pahayag na yan ni President Duterte. Meron pa rin namang mga nagsasabi na plastic daw si President Digong. Isa na dyan si ex-Senator Leyla de Lima. Doon sa naging pahayag. Kasi siguro ang punto nito ni ex-Senator Leyla de Lima, before nga wala kang sinasabi tungkol dyan sa West Philippine Sea, ngayon ikiklaim mo na hindi ka sang-ayon. So yun lang naman yung punto. I-accept naman natin ito sa United Nations, ano? Kay yes. Arbitral ruling na sa General Assembly ng United Nations. Totoo yan. Anyway, Kuya Mon, bago tayo magdire-diretso sa ating public service, ito, Kuya Mon, isa pa sa mga tinatanong ng ating mga kababayan. Ano daw po ba ang posisyon dito ni Kuya Mon hinggil doon sa rekomendasyon ng LTO na palalagyan din daw ng paparehistrohin din daw yung mga e-bike at saka e-scooters na gagamitin ng mga kababayan natin, especially ngayon kasi, di ba, nasa pandemya tayo. Mahirap yung mga public transportation. So, kanya-kanyang diskarte, mga kababayan natin dyan. Actually, mahirap na yan dahil gumagamit sila. Sa
saan nilalagay yung kuwan? Yung plate. Yun nga, Kuya Mon. Isa pa yan sa mga issue. Saan ilalagay ang plaka? Di dapat palagyan ng ano, maliliit na plaka. Dito sa taas ng helmet. Sa taas ng helmet. O yan, naka-ano dun sa driver. Pero may mga mabibilis ha, yung mga scooter. Yes. Meron na naalaala ko tuloy nung kabataan ako. Yan ang sinasakyan ko na yung... Pero pupunta ako dun sa may mataas, makataas, bababa. Ayun. Galing. Natuto ako magbisikleta dahil yung scooter. Padyak-padyak na scooter eh, di ba? Padyak-padyak na scooter. Mm-hmm. Pero ngayon iba na ang scooter niyan, Kuya Mon, 2020 na. Yes. May mga ano yan, may electric. Electric powered saka gas powered. Oh, ang tawag na diyan ay scooter. May mayroong mga mabibilis na scooter, ha? Meron nga po. Meron na po. So, dyan ang mga ginagamit ng police America, scooter 'yon, ha. Di kasi nangyayari. Ah? Scooter ba yung nakatayo? Nakatayo. Ah, okay. Stand up scooter. Mm-hmm. Actually, Kuya Mon, ang nagiging ano kasi baka kasi maging road hazard. Mm-hmm. Kaya kailangan daw yata lagyan ng rehiso dahil baka insider, baka makadisgrasya or madisgrasya. Kasi nga, alam mo, dapat nga kasi yung mga scooter na yan, hindi sa daan. Meron hindi talaga sa national highway. Ito naman kasi wala tayong mga pedestrian na daan para sa mga pedestrian at saka mga bisikleta. Mm-mm. Dapat sa bicycle lane yan. Yes, correct. Tama. Wala tayong ganun eh. Mm-mm. Yan nga, Kuya Mon, ang isa sa mga kinokonsidera kasi, Kuya Mon, ang mga e-scooters at e-bikes ay hindi ganun kabilis tumakbo compared sa mga regular vehicles natin, no? So, tama. Yun yung iniisip ng DOTR. Kaya sa tingin nila, dapat magkaroon tayo ng rehistro dyan. At yun din naman yung concern ng mga kababayan natin. Kasi baka nga naman pag dumaan sila sa National Highway, sa sobrang bagal din yung takbo nila, madisgrasya. Hindi takadig sila pwede talaga. Kung tricycle nga eh, dapat binaban sa highway. Dapat nga sa... Yan ang sinasabi ko, dapat sa pedestrian lane yan. Merong pedestrian road. Yes. Pedestrian, yung malawak yung pedestrian lane. Mm-mm. Pedestrian road. Kasi para sa mga nagbibisikleta at saka Actually, Kuya Mon, if I may, no? Meron na nga tayong tinatawag na mga bike lanes. Yes. Aba, meron na tayo niya. Saan? Wala ako na. Dito sa EDSA, Kuya Mon, sa EDSA, meron po. Sa EDSA, meron na. Meron na po. Hindi nyo lang po napapansin. May mga pumipito-pito dyan. Kawawa yan dahil maraming mga driver na loko-loko. Mm-hmm. Mapabangga lang yan. Ayun lang. Sana naman, Kuya Mon, wag naman. Hindi, tsaka sana magkaroon na tayo ng concrete plan dyan sa daanan na yan. Kasi even after ng pandemic, Kuya Mon, marami nang nag-avail ng e-bikes, e-scooters, at saka ng mga regular bike. So dapat it's the right time para mag-alat na talaga ng specific space. Mm-hmm. Para yung DOTR, the LTO, the MMDA, para dun sa mga bikers natin. Ayan. Yan. Sige. Okay. Sige po. Anyway, partner, may paalala tayo? Unahin na natin to. Ito ay safety reminder. Alam nyo bang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang matataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mauhuling lumabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Yes. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayun. Bago tayo, partner, magdire-diretso sa ating serbisyo publiko, banggitin ko lang, partner, yung mga hotline natin at saka address para dun sa mga nais magsumbong at iparating yung kanilang mga hinaing tungkol dito sa mga problema nila, partner. Yeah, ayun. Para sa mga nandito lang sa Kamaynilaan, maaari nyo po kaming bisitahin sa Unit 2702, Burgundy Empire Tower, Ortigas Center, Pasig City. Pakidala lamang po ng inyong mga dokumento at
paki, kung may contact number na rin naman yung inyong mga nirereklamo, pakihanda na rin po. Para naman po sa mga medyo malalayo yung lugar at nasa mga probinsya po, maaari nyo po kaming ma-reach or maabot sa pamamagitan po ng text at tawag sa 0998-792-7179 at 0998-792-6304, partner. At ikaw, partner, may hotline ka na rin pala, partner, no? Actually, ito nga, meron pala akong pwedeng i-share, no, na number. Pwede nyo po akong tuwagan personal sa aking new hotline, 0915 sa mga Glow subscribers, 0915-706-3544. Ayun. At ang smart number ko naman po, hotline number ay 0968-228-2773. Ayun, personal ka nila, partner, na makakausap dyan. Personal nyo po akong makakausap. Ayun. Ayan. Anyway, dagdag na lang din po para naman po sa mga medyo may load naman at medyo may kaya mag-email, medyo techie. Mm. Pwede nyo kaming padalahan ng inyong mga hinaing, kalakip ang mga dokumentong may kinalaman dito sa isumbong mo kay Tulfo official at yahoo.com. Ayan po. Aantayin namin ang inyong mga sumbong. Antayin nyo po yung tawag po na magmumula sa mga reporters natin. At humihingi na rin po kami ng paumanhin. Kung minsan ay hindi po namin natutugunan kagad ang inyong subong, yes. Dahil sa totoo lang, mahina ang 100 tumatawag sa amin at mahina ang hindi ko alam kung hindi na namabilang kung ilang daan din ang mga nag-i-email. Yes, partner. So, mas marami pa sa patak ng ulan. Grabe. Sa totoo lang po. As in, dinudumog po talaga kami ng mga reklamo. So, ayan po, konting pasensya lamang po, pero garantisado, agad-agad po namin kayong sasagutin oras po na matapos po namin i-handle yung ibang mga kaso po natin na nakalina po, okay? Ayan. Anyway po, pansamantala po muna natin puputuloy ng ating programa para magbigay daan po sa ating mga sponsors at commercials. Patuloy pa rin po kayo tumutok dito sa ating palatuntunang isumbong mo kay Tulfo. Sa aming pagbabalik, bibigyang daan na po natin ito ating servisyo publiko. Samantala, ang oras po natin ay 3:23 na po ng hapon. Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon, programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat paong. Walang witness, lahat masok, we never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Oh, Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamay. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Oh, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Mate with host Zaldi Lennon tackles everything under the sun, exposing what is kept secret, unveiling the truth behind any controversy, challenging everyone to decide for themselves, to be healthy, and most of all, rooting its boldness from true Christian principles. Mate will make you aware, so tune in every Monday to Friday, 11 p.m. to 12 midnight, seen on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel RJ News PH. Watch as the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, embark on a multimedia initiative hosted by Chairman Dante Jimenez every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, facebook.com/DZRJ810AM, and YouTube channel RJ News PH. The weekly program allows Chairman Jimenez more flexibility in home.
Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Ayan, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo pa rin po ay nakatutok dito sa ating palatuntunang Isumbong Mo kay Tulfo dito po sa ating bagong tahanan na DZRJ 810 AM. Ako pa rin po si Angel Desa, nakakasama pa rin po ninyo ngayong hapon. Yes, pwede na rin batiin si Jordan Red. Mm-hmm. Yes, good afternoon sa iyo, si Winnie Ching. Mm-hmm. Yan, and of course, yan, si Angel Rivera, good afternoon din po sa iyo. Ayun, ito magandang-magandang hapon daw po, sabi ni Miss Beth Perez. May request siya, Kuya Mon, asa na raw po yung green joke natin dyan. Hinahanap talaga araw-araw. Yun. Si Beth Perez po, Kuya Mon. Sabi niya magandang hapon daw po. Baka naman daw po may sample kayo dyan ng green jokes. Babae ba yan? Babae? Babae, Kuya Mon. Babae. Mahirin yan. Saktong-sakto, Kuya Mon. Maulan ngayon. Kailangan yan. Maginaw, Kuya Mon. Maginaw. Mahilig yan. Natatandaan ko yung, di ba sa probinsya? Apo. Sa probinsya, hindi sila nag-uusap tungkol sa sex, eh. Kinakalabit yung lalaki. Apo. Pag-alabag ko. Yung babae gusto ng sex, kakalabitin yung lalaki. Mm-hmm. Eh, yung lalaki naman na mukhang tanga. Kasi hindi niya, alam mo yung parang tigas-sugar siya eh. Mm-hmm. Tapos natutulog na sila. Mm. Sabi ng babae, tulog na tayo. Kinalabit siya yung nag-sigil sila eh. Tulog na tayo. Mm-hmm. Sabi nung kuwan eh, naantok na nga tayo. Bakit pag-ergamadyan, tutulog na tayo. Hindi, sabi na, dinampas, tulog na tayo. Nagpapahiwatig na pala, Kuya Mon. Ayun. Dinampas siya eh. Malamang nanlalaki pa yung mata nun. Tulog na. Tulog na tayo. Aya, wala. Sakto-sakto, mukhang masarap matulog ngayon, Kuya Mon, at na base sa ating window dito sa 810 AM DZRJ, umuulan, Kuya Mon, umuulan, malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Anong masarap na kapartner niyan pag taglamig, Kuya Mon? Masarap yan. Anong masarap na kapartner, Kuya Mon? Ha? Anong masarap na kapartner niyan? Tuyo. Ayan! Tuyo pala. Tuyo at temporado. Ayun. Nag-expect, Kuya Mon, yung mga viewers natin. Nakala daw nila kung ano daw yung masarap na kapartner. Akala ko nga yung tuyo. At temporado, yun. Masarap na kapartner yan. Actually, Kuya Mon, iniisip ko yung tuyo, babasain eh. Ano pala yun? Yung literal pa na pagkain yan. Anyway, sige. Ito, Kuya Mon, sabi ni Miss Beth Perez, yung green jokes talaga ni Kuya Mon ang inaabangan ko araw-araw. Ayun. So dapat meron na tayo segment niya, Kuya Mon, no? The green jokes. Isa rin yung mahilig, ano? Siguro. Pagana. Yun yung teaser eh, no? Anyway, Kuya Mon, partner Bon, ang oras natin sa kasalukuyan ay 3:30 na po ng hapon. Dere-derecho na po tayo dito sa ating serbisyo publiko, Kuya Mon, partner Bon. Ito, unahin na po natin itong reklamo ng isang ginang. Ito ay nagdadalamhati tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil po, ito, Kuya Mon, may relasyon dito doon sa napag-usapan natin kanina, no? Ito ay bike user. Ayun. Tulad po na napag-usapan natin kanina at yun nga, yung tulad nga na kinakatakutan natin sa sobrang bilis ng mga sasakyan na hindi makahabol ang mga bike, e-bikes, e-scooters, nasa gasaan ito. Oh. Yes, Kuya Mon. Ito po, Kuya Mon, pakinggan po natin yung kanyang naging sumbo. Ang
sabi po nung nag-video, kasi na-witness niya rin daw, nakasunod po sila dun sa bus. So ang sabi po niya, nakasunod sila dun sa sahulog, biglang kumabig daw po pa kanan. Sobrang gilid na po kasi nung kanan eh. Ngayon po, biglang hinto daw po nung sahulog, so sila rin po huminto. Sabi nung driver niya, Brad, ito parang nakadali na to. Eh, patakbo daw po kasi ulit. Ngayon, ang ginawa po nila, nag-overtake po sila doon sa saulo. Ayun nga po, nakita na nila yung kapatid ko, gumagapang po siya pabalik. Kasi ang layo po ng tinalsik niya eh. Gumagapang nung pagkanan ng bus, nadali pala siya. Nadali po siya. Tapos po, yun po, yung na-videohan niya is, na, yung kapatid ko po sobrang nasa gilid. Yung bike po, na sagasaan na. Tapos bumalik po kasi yung kapatid ko, gumapang siya pabalik ko, inabot po niya yung bike niya. Po, ang sabi po sa akin nung ano, nung driver, ay nung nagvi-video, sabi po niya, naitawag niyo na ba? Ganun, kasi wala daw pong tumatawag. So, sino daw po yung tumawag? Ayun, Kuya Juan. Nakakalungkot man. Wala. Grabe ang kalunos-lunos ang inabot nung siklista. Actually, Kuya Mon, ito pala. Yes. Sabi nga ng isang passage sa isang poem, every death diminishes faith. Yes. And not for whom the bell tolls, it tolls for thee. So yan, Kuya Mon, ang nagsumbong sa atin, Kuya Mon, ay kapatid pala nitong biktima. Ito ay si Miss Sanli Gilio. Ito ay nangyari, Kuya Mon, noong August 28, 2020. Opo. At ito pong bus na ito ay may rutang PITX going to Ternate, Cavite. So Kuya Mon, papunta po kasi sa trabaho yung biktima nang makasalubong po itong bus na ito. At sa unang pangyayari, Kuya Mon, nung nangyari yung insidente, hindi pa naman siya agad na namatay. Meron pa, nag-aagaw buhay pa po siya doon sa ospital. So ang sabi ng ospital, kailangan mag-undergo ng surgery, ng operation. So ngayon itong pamilya, nakipag-ugnayan sila doon sa Saulog Transit, ang sabi nila, kailangan maglabas ng 50,000 to 60,000 pesos para ma-conduct yung operation. However, sabi nung Saulog Transit, hindi pa kami makakapaglabas sa ngayon ng pera. So kayo muna ang mag-produce ng pera. Babayaran na lang namin afterwards na lang nung operation. So pumayag naman itong family, Kuya Mon. Ngayon, Kuya Mon, hindi naman po nakikipag-ugnayan yung Saulog Transit. At ito po, bilang pagpapatunay na nangyari po talaga yung insidente, meron pong video na nanggaling po dun sa witness habang nandoon po sa lugar ng insidente. At ito po ang pagpapatuloy niyan. Ito po yung video. Tumawag na kayo? Tumawag na kayo? Pre? Ha? Tumawag na kayo? Ha? Tumawag na? Tumawag na, sila. Nakabisikleta, oh. Tumawag, oh. May ilaw sa likod. Ha? Huwag kang kikilos, boss. Huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Kaya mo yan, lumabang ka. Kaya mo yan, kaya mo yan. Okay. Ulog, oh. Wala, dahil sa ulog. Kawawa naman. Tumawag na. Meron pa siyang misa mga nakabisikleta, no? Walang ilaw sa likod? Oo, mahirap. Malungo kaya natin. Meron talaga? Pre, huwag ka lang gumalaw, pre. Kalma ka lang dyan, pre. Kalma ka lang. Kaya mo yan, lumabang ka. May nag-aantay pa sa'yo. Kalma ka lang, makakaraos ka rin, pre. Huwag ka lang munang gumalaw. Huwag ka lang gumalaw dyan. Kalma mo lang yung sarili mo. Ito po, ito. Ito po nakadali. Kawawa naman. Ano ba yung Hop!
Pasok ang bisikleta, pasok. Tumalsik dito? Ayan, Kuya Mon. Medyo kalunos-lunos yung naging sitwasyon, Kuya Mon. Kung makikita po natin doon sa video, sa sobrang lakas ng impact, yung bisikleta nasa ilalim na ng bus at nangingisa yung katawan ng biktima. Ah. Alam mo nga, yung mga damawa dyan, diba? Okay. Sabi na, kaya-kaya mo yan. Huwag na lang, ilang? Nakakataba ng puso kuminsan na yung palang marami din mga tao na concerned sa kapwa. Yes. Okay. Diba? Mm. Meron pa rin taong ganun, Kuya Mon. Bon, maliit ka pa. Tandaan mo yung pagpunta tayo na sa BF home doon, sa Kedong City. Naalala ko yan, Kuya Mon. Yes. Meron kang, meron tayong nakita na natumba na bata. Bata. Nanginginig. Nangingisay. Tama. Ginawa natin dahil walang pumapansin. Wala. Ginawa natin, kinakay natin sa sakyan. Dalawa tayo noon. Opo, naalala ko po yon. Habang tinatakbo ko siya sa ospital, ako nagdadrive eh. Opo. Alam mo yung sinasabi niya? Sabi mo sa bata, and that was deep thought. Tama. Ako bata yun eh. Ano ko, kaya mo yan. Huwag ka lang, no, kaya mo yan. Kaya hanggang sa marating natin yung ospital, nabuhay yung bata. Nabuhay. Mm-hmm. Nabuhay siya. Talagang ayon, frothing at the mouth, Kuya Mon, maalas yung ano eh. Wala na matindi na. Akala namin talaga mamamatay. Yung bata ay epilepsy. Yun. Okay. Tama. Na, kasi tayo, hindi natin iniwan yung bone eh. Hindi po. Balisin naman. Hindi naman dahil batang kalyo yun eh. Mm-hmm. Tama po. Binayaran natin lahat. Binayaran namin, tama. Dati sabi ko, nung magising siya, sabi niya, yung tanay daw niya, sa magulang daw niya, ito sa address na yun, nagmamadali tayo. Sinabi ko, iniwan natin sa yung mga yung pera kung ano mabayaran. Now, binigay natin sa nurse para tawagan yung magulang. Yung magulang. Opo. Yun. Wala pang cellphone noon, Kuya Mon. So, talagang inantay. Ginabi na nga kami, actually. Mm-hmm. Inabot na kami ng gabi. So, good Samaritan pala talaga kami. Talagang ano. Si Kuya Mon talaga nung araw pa yan. Mm-hmm. Na bata pa kami. Whether, regardless kung anong social status mo, no? Wala. Mayaman, mahirap. Iisa. Naipuro ko yan sa iyo, Bon. Sa mga kapatid mo. Opo. Kapag mayroong nangangailangan ng tulong, yes, ay tulungan. Mm. Dahil kung ikaw naman ay nailagay sa pwesto na kailangan mo ng tulong, tutulungan ka rin. Tama po. Yan ang patas ng karma. Ito nga, Kuya Mon, ito yung naalala kong lagi mo ding sinasabi sa akin na ito, you have not lived today until you have done something for someone who cannot pay you back. Yeah. Yan ang layunin po ng Isumbong mo kay Tulfo. Yes. Walang kapalit. Naalala ko yan eh, nung una akong pumasok sa Isumbong mo kay Tulfo, isa yan sa mga unang sinabi sa akin ni Kuya Mon dun sa interview ko. Sabi niya, basta may puso ka lang sa serbisyo publiko, yan. Hindi ka dito. Yan. Totoo. In fact, hindi servisyo problema for one of a better world. Yun ay ang dapat nga sa atin, itawag sa atin. Yung tumutulong na walang hinihinging kapalit. Hinahanap na kapalit. Yes, Kuya Mon. Ngayon. Mm-hmm. Kaya
Sige, partner. Ano ba nang nangyari sa ano? Bon. Medyo nakalulunos itong sinapit ni Mr. Mark Adam Bolano, Kuya Mon, partner Bon, dahil 27 years old lang ito. Kabata. Batang-bata po ito. Ay, nako. At ang driver po ng Saulog Transit ay si Mr. Arwin Palsotin, 38 years old naman po ito. Saulog pa? Saulog Transit, opo. Transit Incorporated, Kuya Mon. Ay, talagang tarantado talaga yung mga nung araw pa, yung Saulog. Yes po. Tarantado yung mga driver niya. May mga kaso tayo niyan, Kuya Mon, even before po. Ay, nung araw pa. Yung araw pa, 1968, ang naglalaban dyan yung San Rafael Transit at saka Saulog. Yes. Nako. Mga gago yung mga driver niyan. Hindi mo nalalaki ng mga gago. Patay may-ari niyan, gago. Ayan. So, well, gusto naman yatang bawiin yung pagka-ogag nga niya. At ito naman po yata ang ano ba bang nagawa ng Saulog Transit. Bale, kasi Kuya Mon, partner Bon, nangyari yung insidente noong August 28, hindi pa naman siya namatay. So, ang naging initial action dyan ng ospital, sabi, kailangan mag-undergo ng operation. So, sabi ng company, ng family dun sa ulog, kailangan namin ng 50,000 para maibigay dun sa hospital para magkaroon na ng operation. Ngayon, ang sabi ni sa ulog, wala pa kaming perang mailalabas ngayon. Sige, mangutang muna kayo. After na lang naming mailabi dun sa company, tsaka na lang namin ibabalik yan. Unfortunately, Kuya Mon, partner Bono, sa lakas ng impact nung bus, hindi na kinaya at namatay na itong si Mark Adam Bolano nung August 30, 2020. So ngayon, itong pamilya Kuya Mon, partner Bon, eh syempre nalubog sila sa utang kasi may utang pa sa ospital, nangutang pa para dun sa operasyon na ang akala nila all this time sasagutin ng Saulog Transit kasi yun yung pangako nila sa kanila. Nawalan ka na nga ng kamag-anak, baon ka pa sa utang. Baon ka pa sa utang. Ayan. So hindi ka pa tinulungan. Yes, Kuya Mon. Ay, nako. Ayan nga, Kuya Mon. Dahil dyan, Kuya Mon, nakipag-ugnayan tayo sa Saulog Transit Incorporated. At ito po ang naging bahagi dyan. Pwede ko makausap po yung manager ninyo, operations manager. Ano pong concern niyo po, ma'am? Oo. Pwede pong malaman? Oo, sa isumbo mo kay Tulfo ito, yung tungkol dun sa na aksidente, namatay. Ano pong pangalan? Pangalan ng biktima ay si Mark Adam Bolano. Ah, opo. Ito pong tumatawag, ma'am, saan po ito? Sa isumbong mo kay Tulfo. Sa isumbong mo kay Tulfo po. Opo. Saan ngayon po kasi, ma'am, wala po siya eh. Hindi po nagpunta ngayon sa office. Sino ang nandyan? Pwede yung sa HR, si Chris? Si Sir Chris po, kahapon po siya naka-duty, ma'am. Bali, Friday pa po ang next duty niya. Sino na lang ang pwede ko makausap ngayon dyan? Sino ba mga bossing yung ngayon na duty? Wait lang. Ma'am, pwedeng ano po, tawag po kayo saglit. Ilapit ko lang po muna. Anahin ko na lang kasi mahirap dumayal eh. Baka mag-busy na naman eh. Ako po ang tatawag, ma'am. Within 5 minutes. O kaya kahit yung sa legal, pwede rin. Opo, opo. O yung may-ari kaya, mas pwede. Mas magaling kung yung may-ari. Po, ako na lang tatawag sa'yo, 5 minutes. Sige po, thank you po. Wala daw, kesyo wala daw si HR, wala daw si legal, wala daw si Mr. Chris, wala daw yung may-ari. So, lahat, Kuya Mon, wala. In short, walang wala sila. Wala, yung babae lang ang meron nandun. Mm-hmm. Wala. Naguhugas kamay na sila. Ang sabi nila sa atin. Hindi kaya yung sila, yes po. Hindi kaya nalang na-renex na may karma. Ay, hindi ko, baka hindi po nila alam yung ibig sabihin nun, Kuya Mon. Yun po siguro, kaya ang lalakas ng loob. Yes, Kuya Mon. Sa Cavite yan, di ba? Yes po, yes, Cavite po. Tarnate, Cavite po. Yun nga eh. Ayun na po. Dahil dyan, Kuya Mon. Masama ang nagiging imahin ng mga Cavite nyo dahil dyan na saulog. Yes po. Tama. At sa industriya rin. Mga ulo niyan, yung mga tao dyan. Yung mga nagdad, mga driver, doktor. Opo. Opo. Ang bibilis kung magpatakbo. Ay, totoo po yan. Karamihan nga ng mga kasong na ilapit sa atin, mga daan yung papuntang Cavite.
Kuya Mon. So ang sabi niya sa atin, Kuya Mon, nung nakausap ni Ma'am Alien, tatawagan daw after 5 minutes. 5 minutes ng 5 minutes. Unfortunately, Kuya Mon, magpahangga ngayon, wala po tayong nare-receive na tawag mula sa Saulog Transit. At sinusubukan po natin silang tawagan last time, hindi na po sila sumasagot. Teta. Yes po. Idemanda na natin yung, tulungan na natin yung pamilya na idemanda yung Saulog. Yes, Kuya Mon. Opo. Dahil po dyan, yes po. For damages at saka criminal liability. Yes po, Kuya Mon. Totoo po. Ayun po. Dahil po dyan, Kuya Mon, no, nakipag-ugnayan tayo dito sa ating paboritong abogado na si Attorney Nelson Borja para magabayan po itong mga complainant natin tungkol dito sa reklamo nila sa Saulog Transit Incorporated. At ito po ang naging bahagi ng panayam sa kanya. Pupunta dito sa akin. Saan po? Ngayon po. Punta na lang dito. Sino kasama mo? Yung husband ko po. At saka yung demand letter, attorney, no? Ha? Saka demand letter. Ako na pala. Sige. Tapos yung driver ng Saulog, wala pa rin kaso, hindi pa napafile. Aba, sige, sarada din, police. Sige. Okay, tatawagan mo na rin, police. Oo, tatawagan ko nga. Oo, ganun. Sige, mapapun. Just a day. Eh, di ba, wala muna. Ako lang bahala. Ako na. Kasi, sige, papuntahin ko na ito ngayon. Sige. Regulado. Okay. Ayun. So sabi ni Attorney Borja dyan, Kuya Mon, Partner Bon, siya na daw ang bahala para sampahan ng criminal at civil case itong Saulog Transit Incorporated. Kasama na rin yung kanilang driver na si Mr. Arwin Polsotin. Ayun. Ako, mga tao na. Ay, nakakalungkot. Hindi na naawa. Yun yes, nga, Kuya Mon, hindi na natin pang masama dito. Nakakalungkot dito. Dahil nakapatay eh. Totoo. Yun ang mabigat dito eh. Parang alam ko pa na may motor ka po niya na atanyag yung pagiging barumbado ng mga driver niya, yung Saulo. Yes po, Kuya Mon. Tama. Oo. Tayo mismo, Kuya Mon, marami tayong nasasaga, marami tayong nare-receive na reklamo mula dito sa Saulog na ito. Oo. Hindi lang ito unang beses, Kuya Mon. Kailangan nga. Ipa... Pumunta nga tayo sa LTFRB. Opo. Oh, para matanggal ng prangkisa siguro. Nakatagal kita ngayon, makipag-ugnayan ka sa LTFRB. Opo, Kuya Mon. At isumbong mo yung Saulog. Yes, Kuya Mon. Yes, Kuya Mon. Sige po. Gagawin po natin yan. Antabayanan po ninyo ang magiging resulta po nitong kasong ito at kung ano pa po ang magiging progreso ng kanilang reklamo kung magbabayad itong Saulog at pananagutin natin sigurado ito, Kuya Mon, doon sa civil at criminal na kaso. Kahit na yung magbabayad sila, pwede pa rin natin sampahan ng criminal. Tsaka administrative, Kuya Mon. Criminal case yung driver. Yes. Ayun. Totoo po yan. Sige. Anyway, Kuya Mon, itong mga kababayan natin, damang-dama, nakikisimpatya sila para dito sa pamilya ni Mark Adam Bolano. Ang sabi nga nila, dapat matanggalan ng prangkisa yung bus company na yan at magbayad ng danyos para dun sa pamilya. Ayun. Sabi po yan ni Jordan Red. Samantala, ito pahabol pa niya, gago talaga ang bus company na to. Yari kayo ngayon kay Idol Tulfo. Mga sinungaling sila. Ayun. Sabi niya pa doon. Yun. Nagsisinungaling naman talga, Kuya Mon, dahil unang-una, walang tao sa opisina. Yes. Wala lahat. At saka hindi nila pwedeng itangge dahil meron tayong CCTV na hawak. Ayun. May witness na pwedeng tumayo dyan. Ito pa nga sabi ni Miss Amira Lela de Ocampo, nakakalungkot naman po at namatay ang biktima. Rest in peace po. Ayan. Diba, ipakita natin yung kay LTFRB Chairman. Yes Del Grant. Yes po, Kuya Mon. Para ma-actionan niya. Yes po, Kuya Mon. Okay, sige po, Kuya Mon. Ayan, samantala, meron po tayong from London, si Jean Tonic. Good morning po.
Yan. Ah, good AM or PM. Mm. So, good afternoon nga sa'yo. And of course, aking mother, si Tita Jo. Sige, partner. Ito pala, partner, Kuya Mon, meron pala akong iyaano rito. Eh, si Mr. Bernardo Pahe, nakahanap ng wallet. Oh, ang tagal na nito. Please, kunin nyo ang lost and found wallet na ni Owen Pendon. Ito ay nahanap noong September 14 pa. Along Podium Ortigas. Ayan. Meron kang mga cards, health card, at kung ano-ano pang marami, marami kang credit card. So please, Owen Pendon, kung pwede sana, i-claim mo na sa aming office sa 27th floor. May pera ba? Ay, hindi po, Kuya Mon. Tsaka mga credit cards. Credit cards lang po. At baka dinukuta niya, baka tinapon. Yun nga, Kuya Mon, ang hinala namin. Yan, tama. Pagkatapos kunin yung pera, tinapon na lang. Yun ang masama doon. Ayun. Anyway, ito rin po, kung yan ay nawawalang bagay, ito naman ay nawawalang tao. Nako. So ayan, pinapanawagan po ni Mr. Jason Barcenas ng Barangay Pagalangan, Victoria, Laguna. Nawawala raw po ang kanyang mga kamag-anak na si Princess Garon, a.k.a. Kabog, Annalyn Rebong, a.k.a. Canty, at Larry Rebong. Sa kung sino man po ang may impormasyon sa lokasyon at sa kung mga detalye, impormasyon kung nasaan po itong mga taong ito, ipagbigay alam lamang po sa kanya, maaari nyo po siyang i-text or tawagan sa 0905-560-4342. Ayun. Kuya Mon, medyo mabibitin tayo kung idedire-diretso natin itong kaso natin na ito. Siguro ipagpapatuloy natin ito bukas, Kuya Mon. Alam mo, sabi nga nila, mas mabuti pang nasagad kaysa sa bitin. Kaysa bitin. Okay, na nasagad naman po natin yung oras natin na maximize. Opo, ayun. Batiin ko lang, Kuya Mon, ang magandang-magandang hapon si Tita Cecil Ignacio. Ito yung lagi natin kasama, Kuya Mon, sa mga medical missions natin. Correct, si another good Samaritan. Opo, magandang-magandang hapon, Tita Cecil. Yan, magandang hapon po. At batiin ko na rin po pala ng happy, happy birthday si Tatay Edgardo Simplina. At advance happy, happy birthday doon sa aking lolo na si Eduardo De Castro. Ayun. May God bless you with more birthdays. Ayan. Happy birthday. Ayun. Anyway, Kuya Mon, at dyan po nagtatapos ang ating palatuntunang Isang Bumukay Tulfo. Muli, magsama-sama pa rin po tayo dito sa ating palatuntunan. Dito pa rin po sa DZRJ 810 AM mula alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. Ako pa rin po si Angel Des, samantalang umahalili kay Angel Alin. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 to 4 po ng hapon. At ito naman po si Kuya Mon, ang original na kuya ng bayan at original po ng sumbungan ng bayan. Yes. Okay, sabay-sabay po nating sabihin, Pinoy, mabuhay ka. Mabuhay ka. Pagpagtanggol ng nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ng nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan pong mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV
on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJ News.